Konting nakaraan, pera na. Kayo lang eh. Kailan ba ako pumulto sa lakad? Oo, baka ngayon ako bumili sa'yo. Yak, bumuli naman ang asang ito si Big Boy. Mukhang mahirap partihin ang perang to ah. Sigaday mo pare-pare partihan ah. Sigurado yun. Akong bahala sa inyo. Jimmy. Oh. Kapitan. Kayo pala, Kapitan. Oh, may para kay Kapitan. Kapitan. Parte niyo. Oh, dagdagan natin. Ito pa, Kapitan, no? Doon tayo sa presinto magpartiyan. Gusto lang natin yung sulungan ito, eh. Pala Dario, tumawag si Morke, pupunta daw siya dito. Bakit daw? Ewan ko, basta sabihin daw sa'yo, importante. Nagkaroon na naman pala ng shootout ko gabi. Aba, ikaw pala Dario, napalaban na. At nag-iisa ka. Bakit ka naglalakad na nag-iisa? Delikado yun ah. Ay... Daddy, yung masanas ko po. Ha? Anong masanas? Diba you promise me? Hindi, meron. Nandiyan sa refrigerator. Halika, kukunin natin. Sandali lang ito eh. Kukunin lang namin yung masanas. Daddy, lang ang bigla pong masanas. Aba, marami. Talaga po? Oo. Ay, marami po ba yan? Itatatlo lang po yan eh. Basta't marami yan. At ang mahal ng mansanas ah. Oh. Daddy, eh bukas po, ano po bibili sa akin? Bibili? Abay, ubusin muna itong mga mansanas bago tayo bumili ng iba. Eh para nga po bukas yan eh. Ang takaw mo naman. Talaga po, kung mabibili niyo naman. Kung sa bagay. Oh, anong gusto mong bibilin ko para sa'yo bukas? Gusto ko po bilhin niyo sa akin bukas. Ubas. Ubas? Mm-mm. Aba, masyado kaya itong magastos. Talaga. Oh, sige. Ubusin mo na muna yan at saka natin pag-usapan ng ubas. Oh, teka. Yung bayad. Lala, sir tayo. Talaga? Opo. Ang bait ng aso ko. Basta sa iyo yan. Next time na lang, ha? Yan ang hirap siyo. Pag nasuhulan ka na, wala ka ng kilala kundi lolo mo. Naku, inggit lamang siya, no? Opo. Sige, kagatin mo na. Ikaw naman parang bago ng bago sa anak mo. Eh, makalolo yan eh. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, lubos po kami nagpapasalamat sa lahat ng biyayang pinagkakaloob niyo sa amin. Tulungan po ninyo kaming maging higit na lalong karapat dapat sa inyong pagmamahal. Amen. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ma, handa na ba yung kakailanganin natin sa Linggo? Oo, napagsabihan na namin ni Inay ang lahat ng mga kamag-anak natin at mga kaibigan ni Itay. Biro niyo, sa darating na Lunes, mababago ng schedule ko. Hindi ko na kailangan mag-report pa for duty. Pero ngayon pa lamang eh, parang naninibago na ako. Para bang ayaw ko nang mag-retire. Pero sa ayaw ko at sa gusto, kailangan ko na mag-retiro. Luis, 40 taong ka na sa serbisyo. Karapatan mo lang naman ang mag-enjoy. Bakit, Luming? Enjoy naman ako sa pagiging pulis ah. Ang problema ko ngayon eh, anong gagawin ko pagkatapos na mahiwalay ako sa departamento? Eh, bakit hindi kayo magbakasyon ng United States? Kinalarit kay Viola. Kung sa bagay, areglado na ang papeles namin ng inay mo.
Pati yung plane ticket na ipadala na ng kapatid mo. Pati pocket money. Eh kung ako lamang ang masusunod eh, malaking gastos yung punta namin sa Amerika. Dapat itabi na lamang ni Viola ang perang ipapadala niya para sa kinabukasan ng kanyang anak. Inday naman. Kasiyahan nila Larry at Viola ang makapiling kayo ng itay sa States. Pagbigyan niyo na sila. Oh, bakit ka umiiyak, Jenny? Kasi po, alis na po ang lolo ko eh. Hindi na po siya babalik. Malolo? Oo, sandaling-sandali lamang kami doon. Babalik kami kaagad. Sige, kain na. Huwag ka nang umiyak. Paano po pag nagustuhan niyo dun sa steak? Kasi po, sabi po nila, marami daw po masasarap na pagkain doon. Kahit na, basta't magbabalik ako agad. Alam mo ba kung bakit? Dahil malamig doon. Siguradong hindi ako tatagal. Dahil sasakit ang aking rayuma. At pagbabalik ko, magdadala ako ng maraming masanas. At saka walking doll. Gusto mo yun? Oo po, lolo. I promise. Halaya, kain na. Sige. Limang kaban po ang kailangan nyo. Ah, okay. Okay sa lolo. Limang kaban pa? O, sige, sige. Kayaan nyo, di pa di-deliver ko ngayong hapon. Oo, sige, sige. Ano gusto mong pasalubong ko? Morpe. Good morning, Chef. Liga, mag-almusal ka muna. Hindi na ako, katatapos ko lang. Oh, meron ka daw importante yung sasabihin sa akin. Gusto ko lang ibalita sa inyo na na-appoint kayo sa pagka-major. Congratulations, Sir. Huwag mo muna akong kamayan, balita pa lang yun. Dario! Huwag ka munang maingay. Oh, may hatid mo ba ako? Oo, kukunin ko lang yung mga gamit ko. Oh, tinyente, anong balita? Oh, wala ho, dati rin ho. Mukhang nilakad kayo ah. Ah, wala ho. Gaano ko kayo mamaya, itay? Oh, salamat. Mag-ingat ka, Dario. Kayo rin, itay. Maganda umaga, Kabo. Oh, ang aga mo ngayon ah. Oo, para makarami. Mabuti. Pero huwag mo sanang pababayaan pag-aaral mo. Hindi po, pagkatapos nga nito, mag-aaral na ako. Oo, oh, sige, para makarami ka. Oo. Oh, Alipiling. Magandang umaga, oh, Kabo. Kailangan din naman namin, siyempre, kumita. Kumita. Kunting pulutan, gusto nyo sumama kagad. Abi, pag ganyan, nagsasara na kami. Halika nga rin, pabluha ka. Mapalis naman yung katinda nyo dito eh. Marami ka pa sinasabing matanda ka. Ano marami sinasabi? Ikaw nga ito eh. Sobra kayo. Ikaw ah. Ano ba nangyayari dito? Kumain ho sila, ayaw magbayad. Bakit naman ganun? Sino ka ba? Ba't ka nakikialam? Pulis ako. Huwag mo na ilabas yung badge mo. Meron din ako nyan. Baka huwag mo kami tatakutin sa baril mo. Walang pulis-pulis sa amin dito. Ah, ganun ha. Kabo, may gulo doon. Saan? Doon mo. Tayo na. Sorry po, Kabo. Sir, good morning, Major. Good morning. Congratulations, sir. Si Reyes naman eh. Blowout naman dyan, Major. Anong blowout? Maraming pang butas na lulusutan yan. Eh, kumabara. Sigurado na yun, sir. Isa ka pa, Morpe, ha? Sige, sir. May lalakarin na kami ni Diaz, eh. Oh, sige. Saka nalang yung blowout, ha?
Yes, sir. Darating, sir. Ah, good morning, Major Dario C. Santiago. Sir, meron na kaming regalo para sa inyo. Pati pa naman ikaw, Timbul, eh, kasama dyan. Eh, baka sakali. Nevertheless, thank you. Siya nga pala, sir. Pinapatawag ko kayo ni Major Rigor. As soon as possible daw. Oh. Aling Piling, kumusta ang benta? Aling Piling, patumal nga ako. Hindi. O sige, pagka nakabenta ka, babayaran mo. O. Siya nga pala, Kabo, mga ilang araw na lang, hindi ko na kayo makikita dahil magre-retiro na kayo. Oo nga eh. Kung kailan pa naman magaan ang trabaho nyo dahil may stoplight na, saka pa kayo mawawala. Eh, nung araw nga eh, nandun ako sa gitna. Dalaga ka pa noon eh. O sige, pagbilan mo ako ng candy. Eto ang bayaran. Wag na. Sige na. Eh, konting tubo lamang eh. Yan lang. Talagang itong mga jeepney drivers ang titigas ng ulo. Oh, Laloma, Laloma. Laloma, Laloma. Alis na. Oh, Laloma, Laloma. Laloma, alis na. Ano, ikaw na naman. Pangalawang beses na kitang pinatawad dahil ayaw kong mabawasan ang konting kinikita mo. Pero napakatigas ang ulo mo. Akin na yung lisensya mo. Ano ito? Suhol? Gusto mo madagdagan ang kaso mo? Ano bang gusto mong palabas ni Santiago? That you're some kind of a superhero? Na hindi mo kailangan ng mga kasamahan mo, pulis? Na kaya mong lipulin lahat ng masamang loob? Who the hell do you think you are? Hindi naman sa ganun, sir. Nung nakatanggap ako ng tip, naroon na ang grupo. Hindi na ako makapagintay ng tao. Sir, nandiyan naman sa report ko ang request kong backup bago ko lumuso ba? Huwag ka na magpalusot. Kilala kita, Santiago. Matakaw ka sa publicity at mahilig ka magpasiklab. I respectfully deny that, Major. And I repeat it. You are nothing but a publicity hungry and a lousy fucking cop. Darin na sa inyo ang report ko sa encounter kagabi, sir. Pari na ba akong magtrabaho? Hello? Yes, sir. Sorrento, ba't napadaan kayo? Alam niyo, napagkasundo ng mga bata. Nabigyan kayo ng party bago kayo magretiro. Bakit nag-abala pa kayo? Hindi pag-abala yan, Kabo. Basta't ikaw all the time. Sa makaluan na yan. Huwag mo kalilimutan. Oh, sige. Salamat. Pero... Major! Pambihira ka naman, Dario. Ako pang iyong ama, ang huling nakaalam. Abay, balitang balita sa buong headquarters ang pagka-promote mo sa pagiging major. Itay, eh, appointment pa lang naman yan. Bakit? Meron pa bang ibang dahilan para hindi ma-aprobahan yan? O ito, para sa'yo, buksan mo. Matagal ko nang pinag-ipunan yan. At pinaghandaan na maging regalo ko sa iyo pagdating ng araw na ikaw ay isang ng major. Itay, masyado namang mamahaling klaseng baril yan. You deserve it, son. Wala ka nang maraming sinasabi. Sige, subukan mo. Get the feel of it. Loaded na yan. Sige na!
Radyo. 10-0, si Corporal Santiago. Nasa vicinity ng Tayuman at Blumenthal. Tako, sir. Tumawag ang lakap. Yes, sir. Doon na kayong dalawa. Gagawin natin. Matutodas tayong lahat dito. Mabuti pa, sumuuna tayo. Oo nga. Tayo na. Bago pulsin nyo. Kulang pa nga sa practice eh. Makabalik na nga sa headquarters. Lumalakas ang hangin eh. Sa akin pagbibiro. Akalain mo. 40 taon na pala ang nakararaan. Abay nung bago pa lang tayo sa serbisyo. Hindi pa ganito ang restaurant to. Hindi ba kabo? Tama. At madalas tayo sa Carbajal at sa Juanam. Sa Antigua. Tama. At saka noon, may 10 piso tayo, bundat na tayong lahat. Hindi kagaya ngayon, baka yung 1,000 mo ay kulangin pa eh. Ano yun, Cabo? Biruin mo, 120 lang ang sweldo natin noon. Marami na tayo nabibili. Cabo, kalimutan mo lahat ng mga gagastos dito, nagambaga na kaming lahat. Maiba nga pala ako. Ano ba ang binabalak mong gawin pagkatapos mong magretiro? Ang gusto nga ng mga anak ko ay magbakasyon kami ng misis ko sa States. Dalawa nga pa lang anak mo sa Amerika eh, no? Oo. Katunayan nga eh, nagpadala na ng plane ticket. Kaya wala nang pagkaurong. Pero, bago ako magretiro, meron akong isang bagay na gustong ituwid. Isang bagay na bumabagabag sa aking isip.
apat na puntaon akong nasa serbisyo na wala akong pinakaingatan kung hindi ang aking pangalan. Pero nagkaroon ng batik na gusto kong malis. Napansin doon na. Atras. Sir, kayo pala. Eh, ano ho ba yung... Kabo. Kabo. Ah. Nandiyan yung sundo mo. Dumaan na yung kotse. Nandiyan na yung Guardia Civil ko. Naku, ang hipit niyan. O paano mga kasama? Mauna na ako sa inyo. Maupo muna kayo. Bakit hindi natin imbitahin si Major para makasama naman natin dito? O nga naman. Hindi papasok yon. Alam niyang para sa atin lamang ito eh. O paano mga kasama? Mauna na ako sa inyo ha? Good luck. Thank you. Hey, good luck. Hanggang sa muli natin pagkikita. Thank you, good luck. O, salamat. O, sige, salamat ha. Salamat. Oh, sige. Trip. Oh, nandito ka na pala. Ayun na. Luis, ano ba naman? Nag-aantay pagkain. Nandiyan na. Oh, pagmasdanan ninyo ako mabuti. Ito na ang huling araw ko ng pagsusot ng uniforme. Bukas, nakasibilan na ako. Oh, Jenny, ikaw na muna mag-lead ng prayer, ha? Aba, opo. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, amen. Lord Jesus, salamat po sa binibigay niyo sa amin. Salamat din po na malapit na mag-retire ng lolo ko. Pwede niya na po ako ipasyal sa park at saka po sa Manila Zoo kahit po araw-araw. Thank you, Jesus. Ito ang araw na nilikha ng ating poong may kapal. Ikatutuwa natin at ikagagalak ang araw na ito ng ating Panginoon. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ilan ba sakay ng kotse na humarang sa container van? Mga lima po. Lima? Hindi mo natityak? Natake po ako ng nervous eh. Kaya di ko po matyak. Kuilang po sila? Doon ba sa mga litratong pinakita sa'yo eh? Wala ka ba nakikilala sa kanila nakasama sa umaga sa container van? Wala po. Bakit? Nakatakip ba mga mukha nila? Hindi po. Hindi pala, de nakita mo mga mukha nila. Opo. Kung makikita mo sila uli, makikilala mo ba? Siguro po. Di mo matyak? Hindi po. Bakit? Nabigla nga po ako eh. Sa loob na ilang minuto, naitakas sila yung truck, pati yung mga kargamento.
Paano ngayon yan, Kabo? Bukas ay alis na kayo. Baka naman pati ako, linong papalit sa inyo. Hindi naman siguro. Matagal ka na rito eh. Kaya mo't huwag kang mag-alala. Kakausapin ko siya. Sasabihin kong matagal ka na dito sa pwestong ito. Santiago? Gorda. Sir. Susundin ko lang yung tatay ko. Pag may umanap sa akin, itawag mo na sa akin si Radyo. Baka ipasyal ko pa siya. Yes, sir. O, Timbul. Anong ginagawa mo dyan? Para ka ng tuka ng ahas, ha? Cap, May problema ka ba? Karireceive lang ko sa Radyo. Ang tatay niyo. Naksidente. Ito ang araw na nilikha ng ating poong may kapal. Ikatutuwa natin at ikagagalak ang araw na ito ng ating Panginoon. Amen. Yan na si Gusting. Boss, yari na. Ito yung gamit ko. Oh, to pera mo. Salamat, boss. Boss, pakikisuyo ko lang sa pamilya ko to. Pwede ba? Makakarating. Salamat to, boss. Sino magbabalik sa kanya sa loob? Ito na si Muta. Muta, yatid mo na si Gusting sa loob. Paglalo, boss. Kaya na, kasar. Sige o, paalam na kami. Ilang beses na ba natin nagamit yan si Gusting? Pangatlo na ito. Kung gayon, marami na siyang alam. Paglating niya sa loob, payari mo na siya. Dating gawi, palabasin mo na yung mga kalaban niya sa loob ang yumari sa kanya. Ariglado. Nay, mga ilang buwan yung binabalak tumira kina Viola. Ay naku, depende sa iyong itay. Pag nainip yun doon at hanapan natin si Jenny, ay bigla kaming uwi. Alam mo ba, pag mula nung ikinasal kami ng iyong itay, eh ngayon lang mag-aamerikana yun. Dapat yun namang isuot ito dahil malamig sa Amerika. Ayan na yata sila. Ang itay mo.
Baho yung baba. Oo nga ho. Lakihan niyo lang ho yung panga. Ano ho ang korte ng kanyang kilay? Manipis ho ng konti sa karaniwan. Oo. Ang kanyang mata? Singkit ho. Singkit na luwa. Eh, ang kanyang ilong? Matangos ba o? Ango ho. Ano pango? Pango ka pa rin eh. Matangos ho, medyo malaki lang ang butas ng ilong at nakatikwas. Tsaka ho, sa ilalim ng mata, medyo magaho. Ay, bagyon. Ang bibig? Ano ang korte ng kanyang bibig? Malaki nga ho ang labi. Ang kanyang tenga? Wala hong tenga. Pwede bang walang tenga yun? Kasi ho, mahaba ang buhok, hindi makita ang tenga, nakatakip. Ang kanyang buhok, unat ba o kulot? Kulot ho, mahaba. Hanggang saan ang haba? Hanggang batok ho. Yan o, ganyan o yan. Tama o yan. Sir, yan o ang mukha ng killer. Ayon sa description ng mga witness. Familiar sa akin ang mukha nun. Sir, pagtatanong ako sa mga informer para ma-pinpoint ko kung sino talaga. Iiwan mo na sa akin ang kopyang ito. Pakikita ko lang sa isang tao. Tal. Medyo. Kayo ko pala. Ano ba ba yung atin? Kilala mo ba yan? Eh, medyo pamilyar sa akin ang mukha. Pero hindi ko nakakatsyak. Gusto niyo, pagtatanong ko pa. Tatawag na lang ako sa inyo pag nakatsyak na ako. Lord, sabi po nila, kung mabait daw po ang isang tao, makakapunta sa heaven. Ang bait-bait naman po ng lolo ko eh. Tiya ko po, kasama niyo siya ngayon dyan. Kaya po, kayo na lang bahala sa lolo ko ah. Tsaka po, bantayin niyo po siya. Tsaka po, huwag niyo po siya paulanan. Kasi po, madalas na po siya ngayon sipunin eh. Tsaka po, mahika pa siya. Tsaka po, mayroon pa siyang gayuma. Ay, yun nga pala pong gayuma. Tsaka po, huwag niyo po siyang papayagang magpuyat. Kasi po, masama daw po yun sa puso niya eh. Sabi ko nga po sa mami ko eh, padala lahat ang gamot ng lolo ko. Sabi naman po niya, hindi daw po pwede. Hindi po pala kahit sa States. Magpapadala po ng package. Yung pong ginagawa ng mga tito at tita ko, ang dami-dami pong laman. Ang dami-dami pong chocolate. Mga dilata po, at saka po prutas, at saka po dogs para sa akin. Sige Lord, pakisabi niya lang po sa lolo ko na lalo akong magpapakabait. Para po pagdating ng araw, magsasama po kami dyan. Sige po Lord, thank you. Good night. Oh, baka umatas ka pa sa demanda mong to. Hindi ho, hindi ko na uiurong ang demanda ko. Oh, susumpaan mo ito sa piskalya, ha? Oo. Good morning. Ah, sir, kasama pala kayo sa station competition. Anong competition? Yun yung shooting competition natin. Sa Makalawa na ba yun? Eh, alam niyo sir, kayo na naman ni Major Igor ang llamado sa labanan. Ang laki na nga ng pustahan, eh. Pati na sa headquarters.
Hindi ba kasama ka ron? Oo nga, sir. Magkita lang tayo ron. Yes, sir. Okay, dalawa. Sumama kayo sa akin. Pati kayo, misis. Shooters! Commence firing! Corda. Two tens, three fives, one four. Rigor. All tens, four X's. Santiago. All tens, four X's. Captain Santiago, all tens, four X's. Major Rigor, all tens, four X's. And now, ladies and gentlemen, we come to the next event, combat shooting. There are targets, four silhouette targets and one subject target. The shooter must hit the head of each silhouette target twice, and the head of each subject target four times within 8 seconds flat. Each shooter is entitled to three dry fires. Cap, ano raw patakaran? Kailangan daw tamaan yung ulo ng bawat target ng dalawang beses at yung ulo ng may hawak na hostage ng apat na beses sa loob ng 8 segundo. Eh, Cap, anim lang ang bala ng revolver na ginagamit nila. Eh, di mag-reload. Mag-reload sa loob ng 8 segundo? Alam mo namang pambato natin yan eh. Captain Santiago will shoot first. Captain Santiago, are you ready to fire? Thank you.
Major Igor, take your position. Captain Santiago. Perfect score. Major Igor. You hit the hostage. Natatakot ako nakita ko kay Dayo kahapon sa shooting range. Bakit? Anong nakita mo, Ella? Ang matinding galit sa kanyang mga mata habang pinaputo ka niya yung target. Para bang sa tatlo kong anak, si Dario lamang ang malapit sa kanyang ama. Siya nga lamang ang sumunod sa kanyang mga yapak bilang alagad ng batas. Kaya hindi nakakapagtaka kung magkinkim man siya ng matinding sama ng loob. Ang ikinatatakot ko, Inay, baka may magawa si Dario na maaari niyang pagsisihan sa bandang huli. Kilala ko si Dario, Emma. Kahit anong tindi ng kanyang galit, hindi siya mawawala sa kanyang sarili. Mananatili siyang tapat sa kanyang tungkulin, sa kanyang pagiging isang tao, kahit na sa gitna ng mga kahayupan ng mga kriminal na nasa sagupan niya. Paano, Inay? Makikita niyo na rin ang Amerika sa makalawa. Bakit, Jenny? Ano na naman ba, Jenny? Bakit pa palagi ka nalang umiiyak at nagmumukmuk dito sa loob ng bahay? Bakit hindi ka lumabas at makipaglaro sa mga kaibigan mo tulad ng dati? Paano po ako makakapaglaro? Wala na po na lolo. Tapos iiwala pa ako ng lola. Kaya nga ba hindi ako makaalis-alis eh. Ayun, nauna na ang tito at tita mo sa States. Kaya mo, Jenny, hindi na aalis ang lola mo. Hindi na. Jenny, huwag kang maramo. Kailangan magbakasyon muna ng lola mo. Kung mahal mo ang lolo mo, mahal din siya ng lola mo. Masakit din para sa kanya yung nangyari sa lolo mo. Kaya dapat lang mabago ang kanyang paligid. Lola, uwi kayo agad ah. Siyempre naman, uuwi ako kaagad-agad. Alam mo ba, Emma, ngayon pa lang, nararamdaman ko na na talagang hindi ako tatagal sa Amerika. Babalik at babalik ako dito sa Pilipinas.
Ano ba ito? Emma, i-cancel mo ang flight ko. Tumeligrama ka sa Ellie, sabihin mo sa kanila. Aalis ako pagkatapos ng anibersaryo ninyo ni Dario. Wala? Talagang hindi ka maaaring iwan. Hindi na alis ang lola ko. Hindi na. Narihan ka pa pala, tenyente. Kayo pala, sir. Mabuting dumating kayo. Pupuntahan ko sana kayo talaga sa bahay nyo. Bakit? Kasi, sir, ang description ng killer ng tatay nyo, parehong-pareho sa description ni Augusto Rioso, alias Gusting Bambang. Ito, sir, ang pahit. Kaya lang, sir, meron akong problema. Ano yun? Sa kasalukuyan, ang Gusting Bambang na yan ay nakakulong sa loob ng munting lupa. Alam ko. Kung hindi ako nagkakamali, mga 3 o 4 na taon ang nakakulong ang Gusting Bambang na yan. Mendoza, ako nagpasok sa kanya. Putol, saan ang punta natin? Baka kayo pala, tinyente. Pauwi na ho. Halika na, sumakay ka na. Ihatid na kita. Huwag na lang ho. Pahabala pa kayo eh. Salamat na lang ho. Ito naman para yun lang. Tsaka may sasabihin ako sa'yo. Pero hindi pa. Sige ho. Tenyente, ba't dito tayo nagpunta? Anong gagawin natin dito? Wala, pakikita ko lang sa'yo kung saan ako nagtatapo ng basura. Sige, bumaba ka na. Baba ka na. Tenyente, bakit ito? Dating inmate dito, si Gustin Malvar. Dating warden? Patay na si Gustin. Natagpuan ng kanyang bangkay kamakalawa ng umaga. May saksak sa tagiliran. Nakilala niyo na ba kung sino ang pumatay sa kanya? Hindi pa nga eh, pero tiyak na isa sa mga kaaway niya. Pinuno si Gustin ng isang gang dito sa loob. Napakaraming atraso. Kaya hindi nagpagtataka na mayari siya. Maaari ba namin makita ang bangkay ni Gusting? Hindi ko nga alam kung saan din lala ni Martires eh. Hiningi sa amin dito. Sino ang Martires? Siyang dating captain of the guards dito sa munting lupa. Retired na siya, pero marami pa rin siyang kakilala rito. Pati sa mga preso. Oo. Ako nga ang kumuha sa bangkay ni Gusting. Maaari ba namin malaman kung bakit? Naging houseboy ko si Gusting. Nung nasa serbisyo pa ako, ano ba naman yung kung ipalibing ko siya? At yung sinasabi mo, na na-involve si Gusting sa patayan na yan, hindi ako naniniwala diyan. Bakit? Nasa loob ng munti si Gusting, nung patay ng pulis na yun. Paano mo natyak? Ako ang nagiging captain of the guard, kaya alam ko. Si Gusting Bambang,
ang tinuturo namang saksi sa pagpatay ng tatay ko. Tatay mo ang biktima? Kung gayon, wala kang karapatang makialam sa kasong ito, Major Santiago. Hindi naman siya nakikialam si Major. Sinamahan lang niya ako. Sa inyo nilibing ang bangkay ni Gustin. Maaaring ipahukay namin siya. Huli na kayo. Abo na lamang natitira kay Gusteng. Ipinakremate ko siya. Meron ba kayong clearance sa mga pinuno ng Muntinlupa para gawin yun? Imbisigasyon sa pagkamatay ni Gusteng. It's a simple prison killing. Kaya walang masama ron. Teka muna, Major. Akala ko ba'y wala kang pakialam sa kaso ng tatay mo? Bakit ba marami kang tanong? Magtatanong ako hanggang gusto ko. Magkano ba sinisweldo mo na sa Muntika pa? Paano ka nakapagpatayo ng ganito kalaking bahay? Hindi kita sasagutin. At hindi mo ko mapipilit, Major. Hindi na mabilang mga kriminal na nakaharap ko. Medosa, nagkaroon na ako ng kutob ng loob na nagsasabi sa akin kung sila'y nagsisinungaling o nagsasabi ng totoo. Yung martyres na yan, natitiyak kong malaking kinalaman sa pagkamatay ng aking ama. Kung ganyan, Sir, halukayin kong mabuti ang lahat ng suspect natin at susubaybayan ko sila. Sa gagawin mong paghalukay na yan, nasisiguro kong may mabubungkal kang hindi maganda amoy. Bigyan mo kami ng limang beer muna, no? Samahan mo na rin ang punong tan. Sige. Bigyan mo na rin sila. Mendoza, hindi ko gusto ang dating ng mga pumasok. Ilan sila, sir? Lima. Sa gawing kanan mo. Alam mo na ang gagawin mo. Yes, sir. Sir, saan kayo magkita? Sina, bukas ng maga. Yes, sir. Sir! You are not supposed to have anything to do sa investigasyon na pagkamatay ng iyong ama. Hindi ako nakikialam sa investigasyon, Major. Tumutulong lang ako sa paglulutas nito. Tumutulong? Huwag mo akong paikutan, Santiago. Bakit? Wala ka bang tiwala sa kakayahan ng kapwa ng pulis? Major, kung kayo nasa lugar ko, hindi ba kayo kikilos kahit paano man lamang? Para malaman nyo kung sinong utak sa pagkamatay ng sarili niyong ama? Don't give me that bullshit, Santiago. And I don't give a damn kung major ka na ngayon. I'm still the station commander here and I'll call the shots. Get the hell out of here. Bullshit ka rin.
Baka maalis ka sa pwesto mo sa ginagawa mong pakikialam sa kaso ni Itay. Hindi ako pwedeng tumigil, Emma. Hanggat hindi ko natutuklasan kung sino talaga ang utak sa pagpatay kay Itay. Tanggalin nila ako sa pwesto kung gusto nila. Pasado naman ako sa bar. Pwede naman ako mag-isang notary publiko sakaling matanggal ako sa pagkapulis. At ano naman ang gagawin mo kung mag-practice ka na iyong profesyon? I-standby ka sa labas ng opisina ng gobyerno at bubulong-bulong ng panotaryo na kayo, panotaryo na kayo. Dario, hindi kita makita sa ganong papel. Boss, may checkpoint ah. Hoy! Hindi mga papeles ba yan? Sir, sige doon! Sandali! Kumpleto naman papeles ko eh! Anong kumpleto? Sige! Sige na! Sige! Salin nyo na! Ayos na, boss. Tayo na, mga bata! Boss, papano yung dalawa? Boss, hindi mo pala napalitan yung plate number mo. Baka kumanta pa yan. Problema ba yan? Tuloy. Sir. Si Timbol. Meron siyang pinapaloob, sir. Siya nga pala, sir. Tungkol dun sa informe ni si Putol. O bakit? Eh, kasi sir, meron tayong radio message tungkol kay Putol. Natagpuan ng kanyang bangkay sa may Pasig River. Malapit sa Del Pan Bridge. Hello? Yes, please. Good morning, sir. Yes, sir. Right away, sir. Atis, Major Santiago. Mabuha. Panay ngayon ang hijacking na mga container vans nagkaling at patungo sa port area. Milyong-milyong piso ang nawawala ayon sa mga nakawala na yan. At nag-receive ako ng mga reports na ilan sa mga kasama natin ang kasabwat sa mga hijacking na yan. I'm giving you a very confidential assignment, Major Santiago. Kilalanin mo kung sino-sino sa mga kasama natin ang kasangkot sa mga hijacking na yan. You have to report to me directly. Tandaan mo, this is a very confidential assignment. Ikaw lang at ako ang nakakaalam nito. That's all, Mr. Santiago. Good luck. Thank you, sir. Okay, Major. Arregla to. Si Major yun. Kailangan na naman yan ang mga tawa natin. Ah, Kunsa, ano po lapang inumin dito? Labas mo alap! Napakaaga yatang inuman yan. Kailangan namin ng pampainit. Meron kaming pag-uusapan. Oh, eto na pala. At pa na yung tira nila ngayon, ah? Bawat tira nila, milyon agad. Akala ko naman, bariya-bariya lang mga laman ng container na yun. Eh, anong gagamitin natin? Tagaloob o tagalabas? Huwag naman lahat tagaloob.
gumamit din tayong tagalabas. Sa palagay mo kaya eh, sino magagamit natin yung tagalog? Meron na ako nakahanda para dyan. Sila Dupong. Ayos naman ang arrangement natin kay Major eh. Kapag kailangan nila ng tao, tatawag sila sa atin. At nakatapos, meron naman tayong porsyento sa kikitain. I want results by 1800 hours. Is that understood? Yes, sir. Santiago! Sir. Who the hell gave you the authority to intercept that container van? Nakatanggap ko ng impormasyon. Natitirahin yung container van na yun. Nakatanggap ka ng impormasyon. At hindi mo ipinalam sa akin para maaksyonan ko? Major Rigor. Talagang swapan ka, Santiago. Ubod ka ng siba sa credit. Major, maaari ba sa loob ng kwarto mo tayo mag-usap? Hindi. I'll talk to you wherever I please and whenever I please. Bakit? Nahihiya ka ba sa mga kapwa pulis at limati ka sa karangalan? Wala akong dapat ikaya. Kung may dapat mahiya, ay ikaw. Alam mo, Major, mula nung nalipat ako sa istasyon na ito, wala ka nang ginawa kundi paginitan ako eh. Bakit ba? Gusto bang malaman? I'll tell you. Unang-una, mayabang ka, Santiago. Ang akala mo siguro ikaw ang pinakamagaling na pulis dito. At kung tinatarget mo itong pwesto ko, forget it. General na ako, nakapako ka pa rin dyan. Marami ka pang bigas sa kakainin. Hindi ako kumakain ng bigas, Major. Sinasayin ko muna.
para maging kanin. Bago ko kainin. Ikaw, Major, palay pa lang kinakain mo na. Don't give me that crap! Alam mo, Santiago, anino mo palang pumapasok dito sa presinto? Kumukulo na ang dugo ko. Kapwa-tawad tayo, Major. Kapag nakikita kita, nasisira na araw ko. Shit! Shit ka rin. Major Santiago? Telephone! Ilang bagay akong gusto itanong sa kanya, Doktor. Kailan ba siya magkakamalay? Di natin masasabi, Major. Importanteng makausap ko siya. We'll inform you sa sandaling siya'y magkamalay. Orpe. Sir? Mayawang ka rito. Sandaling magkamalay. Tawagan mo ko. Yes, sir. Patrolman Medyo Villo, telephone call. Hello? Hello? Wala naman ah. Ko? Sige na, thank you, Sarge. Thank you. Sige, miss. Salamat. Calling Major Santiago. Calling Major Santiago. Go ahead. Sir, kinasasabi ko ni Mendoza na si Tupong ay siya rin bilang po sa muntin lupa. At tumawag ko rito sa tenyente mo, Orpe. Pwede raw bumalik kayo sa ospital at may nangyari kay Tupong. Pasok ko ng nurse, patay na. Ah, Major! Hindi kaya ginagabi pagpasyal ninyo? Ah, walang anuman yan. Halika, uminom tayo. Hindi kami na pa rito para bumisita sa'yo. Ano kailangan nyo rito? Una si Gusting Bambang. Ngayon naman si Dupong at dalawa pang mga kasamahan niyang hijackers. Silang lahat ay mga preso sa munti na na-involve sa mga krimen na nangyari sa labas ng bilangguan. At lahat sila ay naka-assign dito kay Montes. Pinagbibintangan mo ba akong kasabwat nila? Hindi lang pinagbibintangan. Tinitiyak ko sa inyong dalawa na magkakaroon ako ng sapat na katibayan. Para patunayan na kayong dalawang may utak sa paggamit ng mga preso. Major, mahihirapan kang patunayan yan. Tingnan natin. Bakit kailangan pa? Isusunod kita.
Major. Mabuti pabalan mo si Montes. Kung gusto mo lumabas na buhay dito. Upakan na! Huwag matres. Kaya na, wala ka na masasabi sa akin, ha? Binili ko na yung bag na gusto mo. Hindi, Daddy. Huwag matagal ko nga itong gusto, eh. Ikaw naman, Dayo. Kahit anong gusto mo anak mo, binibili mo. Masyado mo may spoil. Hindi naman, oh, Inay. Kaya nga pala, Inay, hintayin niyo ba ako sa maglabas yung busina, o kaya lang kayo taxi pa, oh. Apo, eh, di makataxi na naman kami. Yeah, may tawag ko kayo sa telepono. Ay, Marte, kaya pala ha, sa linggo huwag kang mawawala ha. Anibersaryo ni na Dario at saka, pinita ko na rin. Ako, linggo, eh may lakad ko ako eh. Pero pipilitin ko. Kaya sa ano ba ang kanyang pagagawin? Isang pa, di sa Plaza Cafe. Plaza Cafe, sir. Sige ako. Sige, sulod na ako. Nay, tatago ko yung taxi. May lakad ka ngayon. Eh, hindi yung dumating yung kausap ko eh. Kaya nagtuloy na ako rito para ayusin na lahat bago kayo dumating. Ikaw naman, nagmabala ka pa. Hindi ka wala akong naman yun. Ay, sino ang nasa? Dito na ako kayo, Mrs. Emma, dito ka na. Sir, dito na kayo. In-order ko na ako yung paborito yung ulam. Siya nga. E paano mo naman nalaman kung anong paborito kong ulam? Ay naman, parang kapamilya na natin si Morte eh. Waiter! Pakialis mo nga ito tapos kunin mo ang drinks nila. So, ba't hindi ka pa umupo, Morte? Hindi na ako, sir. Nagkausap lang ako ng tao. Babalik ako kasi. Sige. Mamaya mo na kunin yun, hindi naman mawawala yun dun eh. Ay, ayoko. Daddy, likod na kunin na natin. Daddy, likod kunin ko. Ayoko, gusto ko kasama ako. Ah, sige. Hindi lang kami, Emma. Daddy, diyan na nakita ko ko ba? Sige na ka na. Oo, pagkita ka sa kumahin. Inay, anong gusto niyo inumin? Ice tea ako. Si Major, pare. Kailangan magtrabaho na tayo ng... Sir. Sir! Nasaan si Major? Nasa ICU pa, sir. Si Mrs., kumusta? Nasa critical condition pa, sir. Ang matandang babae. Mukha yatang matindi ang galit kay Major, ha? Sino kaya may kagagawan nito? Kung sino man siya, kailangan masolve ang kasong to. Nung una si Cabo. Ngayon, buong pamilya. Pati na matanda. Mabuti lang, sir. Nailigtas ni Major yung bata. Sumusobra na yung mga hayop niya.
Sir, nakikiramay ako sa nangyari. Pinalakad ko na lahat ng mga bata natin para malaman kung sino may kagagawa nito. Para ko na natitiyak na ang grupo ng mga hijackers ang nasa likod nito. O kaya yung mga may mga galit sa'yo. Timbol. Sir. Maaari bang iwan mo muna kami sandali? Yes, sir. Yan nga ang gumugulo sa aking isipan. Kanina nung tinitignan ko ang aking misis, hindi ko nga alam kung mapubuhay siya o hindi. Kung ano-ano ang pumasok sa aking isipan. Ang pagkamatay ni Dupong, yung nangyari sa Intramuros. At ngayon, yung nangyari sa aking pamilya. Anong ibig mong sabihin, Medyo? Sa lahat ng mga pangyayaring yun, nakaroon ka. Sandali lang, Medyo. Wala akong kinalaman sa pagkamatay ni Dupong. Sinabi ko namang... Yung encounter sa mga hijackers, nalingon ng kita. Hindi ko alam kung nakatutok sa akin ang baril mo o hindi. Nagkakamali ka. Yung nangyari sa restaurant, bago sumabog. Aba, sir, kung hindi nga ako tinawag ni Gutierrez eh, malamang nabisgrasya din ako. Yung pangayos ay pagkakatawag siya ni Gutierrez. Hindi maiwasan, hindi maginala siya yung tao. Teka nga, Major. Pinagbibintangan mo ba ako? Oo. Pero kilala kita, Murphy. Hindi mo kayang lahat ng yun. Dahil utak-ipis ka. Isa ka lang tumpong pinaiikot ng ibang tao. Huwag mo masyadong tawaran ang kakayahan ko. At lalong huwag mo na akong pasakain pa. Ngayon, gusto mo rin lang malaman kung sinong utak. Sasabihin ko. Tutal yan na rin lang ang huling maririnig mo. Sino? Si Rigor. At siya rin ang nagpapatay sa tatay mo. Akala ko pa naman kaibigan kita, Murphy. Alam mo, Major, maraming namamatay sa akala. Ikaw itong utak-ipis eh. Akalain mong iwan mo rito ang baril mo. Kagaya ka rin ng tatay mo. Sobra kong magtiwala. Ngayon lang kita hindi pinagkatiwalaan, Murphy. Ikaw ang nagkamali ng akala, Murphy. Sobra talaga lakas niyo. Sarado na ito, napabuksan niyo pa. Kahit anong lugar, kaya natin pabuksan. Sayang lang pagkapulis natin. Nasaan ba si Morphe? Siya itong may birthday, siya pa itong wala. Mga akala niya, siya ang taya. Santiago! You son of a bitch! Anong ibig sabihin nito? Anong ibig sabihin? Papatayin kita, Rigor! Sige, tuloy mo! Nang mauna ka. Major, ano ba nangyayari? Kayo. Dun! Major, hindi naman tayo magkakatalo rito. Magkakaibigan tayo. Kaibigan? Yan din ang akala ko kay Morte. Major, kung ano man ang magitan sa inyong dalawa ni Teniente Morte, ibahin mo naman kami. Yan nga masama eh. Hindi na natin alam kung sino dapat magkatiwalaan. Mga pulis na nga tayo. Pero wala tayong tiwala sa isa't isa. Kaya wala nang taong naniniwala sa mga pulis. Dahil may mga taong tulad mo, Rigor! Pinapapatay mo ang kapwa mo, pulis!
Pinapatay mo aking ama. Gusto mo pang ubusin ang pamilya namin? May bala ka pang maging general? You son of a bitch! Ewan ko kung anong mangyayari sa atin. Kung isang katulad mong aso, muna lang mamumuno sa ating pulisya. Kaya ngayon pa lang, ay tatapusin na kita. Major, mangalagad tayo ng batas. At may batas tayong dapat sundin. Batas! Ito batas. Nasa kamay ko. Major! Amarel! Baba! Gagawin ko tatlong mata mo, ihula puta ka! Sir! Run! Sir! Run! Thank you.